Welcome back to Ang Kusinerang Mommy. Ngayon po mga mami ay magluluto po tayo ng pinangan. Isa po itong beefle dish. At ipapakita ko po sa inyo kung paano po siya gawin. Siyempre mami, dito lang po yan sa Ang Kusinerang Mommy. At mami, para po sa ating mga sahag na gagawin natin, siyempre po, hindi po mawawala ang ating dahon ng gabi. Ito po yung ating gagamitin na pambalot sa ating pinangan. Alright, and syempre po, ang iba pa pong mga sanghap, mga ricados, at syempre po ang hipon, pwede pong maliit, pwede namang malaki, and then buko. Sa default po, mamis, ang tawag namin dito ay buka doon. Mamis, gagalamit po tayo dito ng medyo matibay na sangkalan. Yung ganito po tsura, mamis, kahoy po mismo. Simulan na po natin ang ating paggawa ng pinangan, mamis. So, ang una po, mamis, ay kailangan natin ang ating mga gagamit na ingredients, ang ating sibuyas, ang ating bawang, ang ating luya, at tanglad. So, hiwain na po natin ito. At mamaya po, pipinuhin na lang po natin ito po. So, kung meron po kayong chopper, mamis, pwede nyo pong gamitin yung chopper nyo, yung blender, no? Kung ayaw nyo po ng ganitong malo-malo. So, nasa sa inyo po yung mga mamis kung paano nyo po ito pipinuhin. And then, mamis, ito po pinapakita ko po kung ano po yung mas madali. So, kung kakayurin po ba natin to ng ganito bago natin pinuhin, or meron din naman pong isang option, pwede rin naman po na parang i-scrape po natin siya ng buo, yung parang ganito po. So, i-scrape nyo po siya ng buo, ng ganito, saka nyo po hiwain ng medyo maliliit. Okay. And then, mamis, gagamit po tayo dito ng dahon ng gabi. Ayan, mamis, gagamit tayo ng dahon ng gabi para ito po yung ating gagamiting pambalot ng ating pinangat. So, mamis, pagbibili po tayo sa palengke, piliin po natin yung medyo malaki yung dahon or medyo malapad. Pwede din naman po yung medyo maliit, pero siguro pagtabihin or pagpatungin na lang po natin. Ano ko? So, yung maliliit po na dahon, pwede po natin gamitin ito bilang gulay o pangsapin, or pag naluto po siya, may gulay na tayong lahi. So, yun po yung purpose nun. Pasan po natin yung ating mga gagamitin. So, kailangan din po natin dito ng siling haba. Pampaanghang din po ng konti. Pampalasa. And then, syempre, puhugasan din po natin mamis yung ating dahon. Yung ating dahon ng gabi. So, kasi minsan, mamis, may mga nagtatagong insekto sa loob. Kung ano-ano. Spider-Man. Mga minsan nandiyan dyan. So, hugasan po natin siya. Hulat-latin po natin. Hugasan po natin ang ating dahon. Okay. So, mamis, simulan na po natin ang ating mag-chop-chop. Okay? So, sa ganito, mamis, pwede nyo na pong ilabas ang inyong mahiwagang chopper. Kasi mamis, sa nga panahon po ngayon, available na po sa market ang mga chopper, blender, pwede. Pero mamis, kung gusto nyo naman po na medyo mas madali talaga, pagsamasamahin nyo po lahat ng sangkap, yung sibuyas, bawang, luya, tanglad, and then yung hipon, tsaka yung buko, tapos pagiling nyo po sa palengke, dun sa gilingan po ng baboy. At least po dun, mami, medyo tipid po kayo sa oras at trabaho. So, mas madali po yun. And then, mamis, eto na po. Meron na po tayo dito, mamis, na chop na po natin yung ating mga sangkap kasama na po ng hipon. And then, nung ating lahat ng sangkap. So, in short, nandito na po yung mixture ng ating pinangan. So, lagi na lang po natin ito ng sangkap ng asin, ng seasoning. So, ang seasoning na nilagay ko po dito, mamis, is syempre yung ating ajinomoto. Alright, or veggie. So, haluin lang po natin, mamis. And then, after this, tayo ay magsisimula na po na magbalot ng ating mixture. So, okay. Ayan, yung maliliit, mamis, na dahon. So, pwede po natin siyang hintayin. At gawin natin siyang
pailalim para hindi po dumikit sa kaserola or sa kawali o sa kaldero yung ating pinangat. So, para pag hinango natin siya, hindi didikit doon sa ilalim. So, kapag hinango natin kasama yung gulay. At the same time, meron na rin po tayong lay. Okay. So, mami, sa pagbabalot po, gusto nyo po, may nakataklop siya, ipagtatali nyo, pwede rin naman po na individually o yung kalahati lang. Mami, huwag nyo naman po masyadong damihan yung ano yung balot nyo kasi po minsan sobrang sa sobrang kulo po ng ano sa sobrang kulo para maluto yung sa loob nagsasag po yung ating na-overcook yung ating pambalot so parang nabubutas siya so medyo manipis lang po and then mami yung gagamitin po natin na pantali sa ating pinangat is dahon ng saging so pinapainitan ko po siya para matibay, madali pong mabend. At para mamis hindi po marupok or madaling maputol yung ating pantali. So, mamis, ganito lang po yung pagtatali. Kung gusto niyo po ng medyo manipis lang or medyo maliit lang, so balutin niyo po yung half lang. So, kung medyo gusto niyo po na magkataklog, so, nasa sa inyo po yun kung gusto niyo po na magkatakbo for today. So, mamis, pakukulaan po natin ito, mamis, ng gata para creamy po siya. So, ang gagamitin po natin ay yung fresh coconut milk. Hindi po siya, mami, yung nilata. So, para creamy po siya. Ayan. So, pakulaan po natin ito, mamis, ng 15 to 20 minutes. Ayan, kumukulo na siya, mamis. Lagyan na po natin siya ng siling labuyo. Yan, mamis. Luto na po ang ating pinangat. Yan. Dahan-dahan lang po, mamis, sa paghango po kasi po medyo hango kasi medyo malambot ang ating pambalot. So, baka mabutas. So, ito na po ang ating pinangat, mamis. Sana po nagustuhan nyo po ang aking recipe ngayon. Salamat po, mamis, sa panonood po. At sana, mamis, nag-enjoy po kayo at try nyo rin pong gayahin nyo rin po ang aking recipe. Madali lamang po sundan. Okay? Thank you, mamis, sa oras ng panonood. Abangan nyo pa po ang iba ko po pong videos at iba pong recipe.